So, good morning mga kabili. So, ngayon magluluto tayo ng ulo ng salmon. So, sinigang lang po siya, hindi siya sa misu. So, gagamit tayo luyan dilaw. So, igigisa natin yung isda sa luyan dilaw, sibuyas, saka bawang. So, eto po, silipin nyo uli yung ingredients na gagamitin natin. So, simpleng luto, pero quality din po yung lasa. So, eto po kasi, paborito din po ng mga anak ko. Itong ulo na salmon. So mga kabili, ito yung ingredients natin. So luyan dilaw, bawang, isang sibuyas, tapos may konting leeks tayo kasi pang-aroma yan eh. Medyo mabango po yung leeks, alam natin. Tapos sinigang sa sampalok, so original ang gamit ko. At least dalawa na itong maliit, wala akong mabili ng malaki. Tapos shrimp cubes, yan. Naglalagay po tayo, basta isda, pwede po tayo maglagay ng shrimp cubes, pampalasa. Pampasarap na rin. So sa bangus, naglalagay din po ako niyan. Pag sinigang. Tapos may kamatis po tayo. Yung kamatis dito parang cherry tomato na. Kung to, salit. Kasi po alam natin mahal ang kamatis ngayon. Kaya ganyan po yung lumalabas. So kung pag binili mo sa mall yan, cherry tomato na po yan tawag nila. Tapos ayan, ginisa mix saka asin. So yung ginisa mix natin siguro isang teaspoon tapos isang tablespoon na salt. Tapos ito po yung ulo. Ulo ng salmon. So, isang kilo po yan. Isang piraso, isang kilo. So, okay na rin. At least malaki. Mas malaman. Tapos may cooking oil tayo. Yan, mantika. Coconut oil po. Tapos, ito po, mustasa. So, daon na mustasa. Medyo sariwa po. Nabili ko dyan sa tapat. Sa tapat ng bahay po kasi may nagtitinda ng gulay-gulay. Kaya shoutout nga pala kay Nanay Nene. Yan, si Nanay Nene po yung nagtitinda dyan sa tapat eh. Tapos ito yung magic ni Mrs. Ito yung sikreto niya. Sabaw ng sinaing. So yun yum po yung pinagugasan ng bigas bago may saing. Kumukuha po si Mrs. niyan. So inadapt ko na rin, ginagamit ko na rin. Pero sa restaurant hindi po kami gumagamit niyan. Dito lang po sa bahay. Ayan po yung ulo. So ayan lang po yung ingredients niyan. So, ayan. Tapos, may sealing nga po pala. Sealing panigang. So, ano na po talaga yan. Automatic na. So, at least, kahit dalawang sealing panigang po, lalagyan natin. Ayan, sealing panigang. Inabol ko lang po. Nakalimutan kong ilagay dyan. So, okay, mga kabili. Panoorin nyo po kung paano natin lulutuin tong sinigang na ulo ng salmon. Thank you. So, mga kabili, start na tayo. Naka-preheat na tayo. Hininit ko na po yung ano natin, kawali. Kasirola pala. So, yun, mantika. Naglagay na tayo. Tapos, unahin natin yung luyan dilaw. Luyan dilaw muna tayo, mga kabili. Yan. Para kumulay na siya. Sa totoo lang, yung luyan dilaw kasi maganda sa katawan niya, mga kabeli, ginagamit na matatanda, panggamot. Maganda po kasi yan sa mga lamig-lamig sa katawan. Ayun, naglagay na po na ng bawang. So, bawang sa luyan, nandun na po. Isusunod na natin yung sibuyas. Ay, lalagyan na natin sabaw pala, mga kabili, hindi gulay. So, ayan. So, linagay na natin. Pakukuloyin na lang natin yan, mga kabili. Tapos, sunod-sunod na to. Pampalasa natin hanggang sa maluto na natin yung gusto natin. Yung lasa, makuha natin. Ayan.
So, yung mga nagpapa-shoutout nga pala, mga kabeli, hintay-hintay lang po. Binibigyan naman po ng oras ni Kabeli yung mga shoutout natin. Kaya lang, ngayon po, medyo kinakapos pa po tayo sa oras. Kasi may mga order po tayo. Tapos, vlogging, magiging busy po tayo. Pero, pag nakakasingit naman po ng oras si Kabeli, talaga sinusunod niya po yan. So ngayon mga kabeli, kumukulo na yung ano natin, isda. So kung nakikita nyo mga kabeli, may bulayan. Yan po yung lansa kung tawagin. So kailangan natin tanggalin yan para mawala yung lansa. Ayan. Yung mga kabeli, kung nakikita nyo, iba yung itsura ng sabaw niya. Kasi yun nga po yung luyang dilaw na ginamit natin. Tapos, continuous lang po. Tatanggalin natin yung bula. Kasi turo ng nanay ko. Itong bula na to, ito yung nagdadala ng lansa sa isda. So ayan mga kabeli, lalagay na natin pampalasa natin. So, lalagay ko na yung cherry tomato mga kabeli. Ayan. So yung asin, saka yung ginisa mix, lalagay ko na po. 1 tablespoon yung asin, sa tapos 1 teaspoon yung ginisa mix. So nakikita nyo mga kabeli, bumubula pa rin siya. So tatanggalin pa rin po natin yan maya maya. Tapos lalagyan na natin ng shrimp cubes. So kung napapansin nyo mga kabeli, hindi po ako naglalagay ng ano, ng baking. Umiwas na po tayo sa baking kasi alam naman natin, may mga taong ayaw ng baking. So yun ha. Dati, maano po ako sa baking, pero ngayon, buhat nung na ano ko yung baking, kung ano yung magiging effect sa katawan ng tao, niwasan ko po para hindi masyadong ano tayo. Puro chemical. So, leeks po, lalagay ko na yung leeks. Yan, mabango to. Kahit sa sinabawang isda po, eh, ginagamitan ko po ng leeks. Tapos, yung sealing figure, sealing panigang, lalagay ko na po. So, pakuluan ko lang siya ng konti, tapos lalagay na natin yung ginisasang palok natin. Sinigang sa mix, ito po yung gamit natin. Sinigang sa sampalok, sampalok mix original, yun. Bulol na naman. So, kaya na ba na magpasensya mga kabili? Wala, pag tuloy-tuloy yung pagsasalita, alos medyo namamawas din po tayo. So, shout out nga pala kay It's Good to Be Home Hirin. Yan na pasyalan niyo po. Naka-subscribe na po si Kabeli diyan. Saka si Pascual Bobot. Yon, sir, maraming salamat po. So, sige, tuloy po tayo sa pagluluto. So, ito na po yung tsura. Pwede na natin lagay yung sinigang mix natin. So, yun. Liliit kasi na nabili sa tindahan. Medyo malayo po kasi kami sa grocery, kaya puro tindahan lang po yung nandito sa amin. Sa bagay, mas maganda yun sa tindahan. Anytime na kapusin ka ng ingredients, may tindahan kang tatakbuhan. Hindi ka na kailangan pumunta ng bayan. So yung cherry tomato natin, pipisayin na natin, medyo naluto na to. Kasi ito, pag naluto to, kakatas naman to mga kabeli, kaya hindi ko iniiwana.
Doon sa amin sa Pampanga, dahil tabing bukid kami, pag may mga nagaani ng kamatis, yun, yung mga reject. Yan po yung mga reject, eh, yung maliliit na yan. Tapos, sinano, binibigay lang po sa amin. Hanggang sa... Yun, tapos gagawin ng nanay ko, igigisa niya ng may itlog yan, may konting asukal, napakasarap po. Manamis na miss yan na masim-masim. Tapos, sasaw-saw mo sa tinapa, kaya tuyo. Panalo po. So, mga kabele, luto na yan. So, ilalagay na natin yung mustasa natin. Kasi yung mustasa, may dalang extra ano din po to, pampalasa. Ito po kasi mustasa na to, sa totoo lang, masarap to sa buro. Burong ano, isda sa Kabangpangan, yung tinatawag namin, yung puti. So, si Idol Kaparmer, yan, paborito po yan. Mahilig sa gulay si Idol eh. So, shoutout Idol, busy-busy ka dyan sa dream house mo. Sana, yun nga, natupad mo na yung pangarap mo. Sabi mo nga sa akin, matagal mong pinangarap yan. Sarap. So mga kabili, tatakpan ko lang siya ng konti. Siguro mga 2 minutes, okay na po yan. Yun. So mga kabili, pag ganito na yung tsura ng mustasa nyo, medyo na lanta na. Okay na po yan, pwede nyo naman patayin yung kalan nyo. So papatayin ko na po yung kalan. Tapos, hanin na natin. Pwede na siya, serve. So pwede na kayong kumain pag ganun. So yun na. Sige. So mga kabili, eto na po. Yung mabigat, mainit. Yan, sarap po. Bango mga kabedi. So kung ma-order niyo po sa restaurant to, mga sa 300 po to per serving. Conforme po sa restaurant na papasukin nyo, kasi pag yung mga may dating na restaurant, yan, ganyan po ang presyo nila. Pero ang costing ko lang po dito, umabot lang po tayo ng 250 sa isang kilo. So, ang ano po kasi sa restaurant per grams. So, kalahati lang po netong ulo na to, nasa 350 ang presyo nito, pataas. So, yan po yung itsura, mga kabili. Lalo na ngayon, katatapos lang ng ano, New Year, saka Christmas. So, sawa tayo sa karne. So, ito yung the best ngayon, sabaw. Isda. So yan mga kabili, okay na, tapos na tayo magluto. So tapos na yung sinigang, ulo ng salmon. Yun na, sinigang lang po, hindi siya sa ano, sa miso. Hindi natin ginamitan ng miso. So ang ginamit natin, luyan dilaw. Kaya ganun po yung kulay niya, medyo may pagka yellow. So try nyo po itong recipe na to, na napakasarap din po. Magugustuhan din po ng pamilya nyo. Kasi yung miso, minsan may hindi magandang lasa, alam nyo naman po, yung miso, medyo may something na may nalalasaan tayo na hindi natin nagugustuhan. So, ito po yung alternative na paraan para mukha siyang miso, pero hindi natin nalalasaan yung ibang lasa niya. Yung aftertaste kung tawagin po. Thank you. Mga kabele, subscribe and like. Sana po tuloy-tuloy lang yung support kay kabele. Hello, ka-farmer, sa kay Kachili, maraming salamat sa inyo. Katrabaho. Yan, alala mo bre, Hit With Firm, Gerald TV. So, Mamus Way, Papus Way. Yan po yung mga tumulong, Cook With Mars. Saka yung Manny DC16, saka si Top Gun TV. Yan po yung mga sumuporta kay
Capelli, mula sa pool na nag-umpisa po siya. So, yun na. Big, big thanks kay Kaparmer. Yan. Si Idol Kaparmer po. Saludo. Thank you.